Sa bahay po namin, meron kami alagang aso, isang aspin. Itong aso namin, masyado maselan, ang daming allergy, ang daming bawal kainin, kaya inaaral ko rin. Ano ba yung mga bawal ipakain sa aso, pero pwede naman ipakain sa tao? Okay, base sa research ko, itong 10 ang bawal ipakain sa aso, lalo na kung maliit lang yung aso. Okay, lalo na kung marami mapapakain mo, magugulat kayo dito. Number 1, sa alagang pets natin na aso, bawal pakainin ng chocolate. I'm sure narinig nyo na yan, di ba? Chocolate, bawal. Meron kasing component tong chocolate na theobromine, isang stimulant, hindi to matunaw ng aso. Pag ang aso kumain ng chocolate, kahit konti lang daw, kahit ng maliit na peraso, pwede magsuka, magtae, sasakit ang tiyan, at meron daw namamatay. Pag Valentine's daw, may mga namamatay na aso. Dark chocolate o yung cocoa powder, mas toxic. Mas maliit yung aso, mas toxic. Ganun kasi yun eh. Mas malaki yung tao, mas malaki katawan, mas marami pwede kainin. So, chocolate bawal sa aso. Huwag ipapakain. Number 2, sobrang alat. Kahit anong pagkain, sobrang asin, yung mga chips, junk food, popcorn na maraming asin. Bakit? Sensitive daw pala yung aso sa asin. Sa tao, pag asin, di ba, naka-high blood, nauuhaw, nadi-dehydrate, ganun din sa aso. Merong salt poisoning, nadi-dehydrate sila, at namamaga yung utak. So, dapat papainumin ng maraming tubig yung aso kung nakakain ng maraming salt. Number 3, bawal ipakain sa alagang aso, onion and garlic. Kaya kung magpapakain kayo ng mga tira-tirang pagkain, tanggalin ang bawang, pati sibuyas. Nakakasira ng red blood cell ng aso at nasisira red blood cell, nangiging anemic, minsan nasasalinan pa ng dugo, nalalason eh. So, nanghihina, hinihingal yung aso pag may onion and garlic. Kahit yung mga powder, garlic powder, bawal na rin. Number 4, hawig to sa tao, number 4, yung mataas ang caffeine. Huwag nyo papainumin ng kape, tsaa, caffeine, yung matatapang soft drinks. May soft drinks, maraming caffeine eh. Pag sa tao, caffeine, di ba, papawisan ka, magpapalpitate ka. Sa aso, ganun din. Within 2 to 4 hours, restless siya, mauuhaw siya, maiihi siya, masusuka. Meron nag-heart failure at nagla-lung failure. Nagpa-palpitation dahil sa sobrang kape. Tsaka yung aso daw kasi, lalo na kung maliit yung aso, mabilis daw pumasok yung caffeine sa katawan nila. May nagkukumbulsyon pa. So, hindi pwede basta-basta papakainin. Number 5, avocado. Sa tao, avocado, very healthy. Pero sa aso, may isang toxin yung avocado na masama sa aso. Persin ang pangalan, P-E-R-S-I-N. Nag-allergy at toxic to sa aso. Pero sa tao, pwede. Pag ang aso pinakain ng avocado, nagkakaroon ng tubig sa baga, pati sa puso. Yung ibang aso, nagkakamali pa. Lalo na yung mga prutas na may buto. Minsan, nalulunok nila yung buto. Avocado, laki ng buto, baka malunok pa yan. Number 6, huwag papainumin ng alak. Okay, bawal na bawal ang alcohol sa aso. Kahit anong alcohol, hard drinks na yung pagkain, o baka may cake na may alak, bawal. Liver failure, brain failure, tulad ng tao, nalalasing. Tapos kahit konting amount of alcohol, masama na sa aso. Nahirapan sila huminga, nawawalan ng balance, parang nalalasing, nagsusuka. Mas maliit yung aso, mas delikado. Number 7, bawal sa kanila itong isang sweetener na ang tawag ay xylitol. Xylitol, madalas to sa chewing gum eh. Yung mga sugar-free chewing gum. Actually, sa tao, okay ito eh. Itong xylitol, okay ito. Pero sa aso, hindi pwede itong xylitol. Nasa chewing gum, nasa toothpaste, nakakababa ng blood sugar to ng aso, liver failure, ilang araw lang pwedeng mamatay. Nagkukonvulsyon, nagsusuka, nagdadiarrhea yung aso. Number 8, ito magugulat kayo, buto.
'Di ba tayo mahilig tayong magpakain ng buto sa aso, 'di ba? Aso 'yan eh, mahilig yan yung buto ng manok, buto ng ang problema kasi pag binigyan mo ng chicken bone yung mga buto-buto, lalo na pag kinagat-kagat nila, lulunukin nila. Kung malaki yung aso, siguro kakayanin, 'di ba? Pero kung maliit, nakakahiwa. Pwede sila mabulunan, ma-choke, masugat yung bituka nila pag nalunok nila itong mga buto ng, lalo na sa manok, matutulis eh. Masyadong matataba, hindi rin maganda. Fatty foods, pwede mag-pancreatitis ang aso. Number 9, lahat ng hilaw, hindi po pwede. Hilaw. Hilaw na itlog, di ba? Pwedeng lutong itlog. Pero hilaw na itlog, hilaw na karne, hilaw na isda, hilaw na itlog, pwedeng may salmonella. Di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, bawal din sa tao yung hilaw. Hilaw na karne, kilawin, bawal din yan sa tao. May mga parasite yan eh. Number 10, grapes and raisins. Hindi pwede. For some reason, toxic ang grapes and raisins sa aso. Nagkakaroon sila ng kidney failure. Nasisira kidney. Hindi nakakaihi yung aso. Pagdating, so yan ang 10 na halos bawal sa kanila. Or kung pwede man, konti-konti lang. Depende na. Yung gatas, depende. Pag maliit na aso, minsan pinabainom natin ng gatas, di ba? Pero maraming aso, lactose intolerant eh. So nagtatais sila sa gatas. Tapos yung mga gamot ng tao, huwag ibibigay sa aso, ha? Yung gamot ng tao, yung mga paracetamol, pang tao lang yon. Pang aso, hindi po pwede. So, ano ang pwedeng ipakain sa alagang aso nyo? Okay? Merong mga dog food, kailang mahalan dog food. Kung gusto nyo pakainin, ito lang ang po pwede. Kanin, pwede, di ba? Kanin, tinapay, pwede. Yang mga mais, pwede. Patatas, so kanin, tinapay, yung tira, mais, patatas, pwede. Gulay, pwede rin. Carrots, pwede. Broccoli, pwede yan. Itlog na luto, cooked egg, basta naluto siya, hard-boiled egg, pwede. Prutas na pwede, yung pineapple, mango, banana, orange. Ewan ko lang kung kakainin nila to, pero hindi siya masama. Karne, pwede sila kumain ng karne. Karne ng manok, karne ng baboy, karne ng baka, pwede. Huwag lang yung buto kasi baka mag-choke. Pagdating sa mani, huwag nyo na pakainin ng mani kasi may iba nag-allergy sa mani and very salty yung mani. Merong mga mani na hindi po pwede sa kanila. Okay? So, wag basta-basta papakainin yung aso ng kung ano-ano. Kawawa naman kasi alam niyo yung pag-alaga ng aso, malaking tulong yan sa tao. Ah. Ang pag-alaga ng aso, pamparelax sa tao, pampababa ng blood pressure yan. May mga comfort dog yan. Kung malungkot ka, nagbibigay ng saya itong mga dogs natin. And syempre, dapat laging kompleto yung bakuna ng aso para walang rabies. Baka makakagat ng ibang tao. Saan po nakatulong to? Para sa mga pet lovers tulad natin. God bless po.